Bali, yung ginamit ko dito yung pinili ko ng aming client is square bar na 12mm. Maganda ko talaga itong square bar kasi ano po siya, sulit. Kesa po sa tubular. Malaki lang siya, maganda siya. Oo, maganda siya tingnan ko. Kagaya ko na. Pero yung hindi po kasi siya sulit. Hindi po kagaya nito. Ayan. Sulit. Tapos, pag-grinder niya. Ay, pag-grinder niya. Talagang napu-full wield niya siya. Tingnan niyo po pag hinasa. Pag hinasa siya. Ayan, wala na siyang butas-butas pa. Kaya yung square bar na pag hinasa mo siya, may butas-butas pa. So, kailangan, may butas-butas, so kailangan mo siyang i-pull it up. Ito po, hindi na. Pagkahasa mo, yan na po siya. Wala kang makita ang ano, butas-butas. Kung sa durability, mas maganda po talaga yung square bar. Tapos yung ginamit po namin is GI5. Scale 14 na 1 and 3/4. Tapos pinabaunan pa namin siya ng square bar para mas matibay po yung kapit. Ano, ito po yung design na napili ng aming client. Simple lang siya. Yan po. Bali yung sa gate kasi panalagyan na pa namin yung precast design kaya ganyan po. Upload ko na lang po yung pinaka finish po niya pagka final. Yung final finish po niya. Magkaiba po talaga sila ng ano ng tubular. Isa dito sa squarebar. Kaya kung sa panglabas lang naman outdoor na ano, mas okay po talaga yung squarebar. Isa sa tubular. Ipa-primer na lang po muna namin siya bago mag-pintura. Ang pinaka-final na pintura. Apple po pala yung spacing po niya is 4. Hello po, good morning. Ito na po yung natapos naming grills. Ayan po yung square bar na 12mm. Yan po yung napili ng aming client. Then, GI5. Schedule 40 na 1 and 3/4. Ito po yung sinasabi ko, matibay talaga siya kasi ano, sulit po siya, hindi siya kagaya ng hindi siya kagaya ng tubular. Kaya ito po is ano talaga, mag-full wield po siya. Pag na-full wield mo siya, yan. Hindi kagaya no na yan ka, naka-full wield siya kahit di siya ganun ka. Thank you po sa panunuod. God bless.